Hi guys! Welcome back to my vlog! So, for today's vlog, i-review naman natin yung The Groomery sa Hulong Duhat, Malabon. So, this The Groomery Hulong Duhat, Malabon is actually a pet shop din. At the same time, nag-groom din sila ng cats and dogs. Itutour ko muna kayo sa kanilang pet shop. So, yan. Actually, natuwa ako dito sa shop na to kasi merong RC. Parang bihira lang kasi sa mga pet shop dito sa amin, sa Malabon, na makakita ng Royal. Nag-groom sila ng cat. So, ang ating guinea pig, si Tokyo. So, ayan, na-experience niya ang full groom, which is first time niyang mag-full groom sa grooming salon. Usually kasi pinapaliguan ko lang siya and towel dry, pero hindi ko rin kasi kayang gupitan. Anyways, ito yung pinaka-experience niya sa full groom. So, first time niya. So, actually, medyo stress siya kasi hindi siya sanay ng binoblower. Yun ang yung stressful part. Pero the rest, thumbs up tayo dun kina kuya sa The Groomery na hinandle niya with care talaga si Tokyo. And actually, yung owner din, talagang concerned siya kay Tokyo. And talaga nakabantay siya. Pero yun lang, yung sa blower part, hindi talaga kaya ni Tokyo. Well, sa pusa ko na yung problema na yun kasi nga first time niya. Well, hindi, well dito nga pag fan lang, anong-ano na siya, parang aning na siya or makarinig man lang ng motor, ganyan. So far, parang sa mga pet salon, blow dry lang din yung napapansin ko eh. Unlike dun sa Petropolitan sa Mandaluyong, which is na-vlog ko na rin, please watch. Hindi ko pa na-try yung full groom, pero most probably, itatry ko yun kasi meron silang quiet blow dry na parang cat friendly talaga. So I wanna try that para unti-unti rin siyang masanay sa blower na kung ano lang available dito sa lugar namin. So to rate The Groomery Hulong Duhat, syempre 4/5. Hindi ganun ka perfect kasi nga hindi siya for cats, hindi siya cat friendly yung blower. But then again, sila yung nakapag-reveal ng totoong gender ni Tokyo. Ayan, thank you again so much. Ayan, kung magpapagroom kayo, go open sila, I think, hanggang Sunday din. And hanggang 7 PM sila. And most pet shop din kasi around dito sa amin, nag-close ng maaga, like 4 or 5 PM. At least ito, at hanggang 7. See the description below. Also, nagustuhan ko rin dito sa The Groomery is yung nail cutting, tsaka yung pinaka-trimming talaga. Like, comfortable din si Tokyo. Siguro yung ligo, ako na nga yung bahala sa ligo kasi mas sanay akong paliguan siya and siguro sanay din siya sa akin. Babalik ako, to be honest, babalik ako sa kanila for nail trimming and sanitary trim. Ako na magpapaligo. Kaming dalawa na lang mag-stressan. Hindi na kami maghahawa ng ibang tao. Ayun, usually din kasi towel dry lang kasi ayaw niya talaga ng air. So, nagagalit siya. Ito yung nakakatawang experience. Doon ko lang din nalaman na lalaki pala si Tokyo. Like, lalaki ka ha? Like, baby girl, yung baby girl ko, baby boy pala. So, ayun, medyo naging gender reveal siya sa akin. Kasi, hindi ko naman kasi tinitignan yung genital area niya. Or, since exotic long hair kasi siya, hindi nakikita yung, ano mo yun? I didn't know, like, 9 months na siya sa akin, hindi ko alam na lalaki pala siya. Kasi sabi sa akin ng seller, lahat na lang daw ng available is female. So, I expect female si Tokyo. And, ayun, buti na lang Tokyo yung name niya, medyo hindi naman siya male or pa-female, diba? Well, kung sabi mo sa money heist, babae. Pero kung country siya, wala naman siyang gender. So, ang ano ko lang is, yung mga gamit niya pink. Like, girly talaga. Nagdedress pa siya, nagko-color ng red, pink. Pag lumalabas kami, nagmo-mall, ganyan. So, ayun, na-stress ako. Baby boy pala yung lagi kong hawak. At lagi ko nasabi sa kanya na, asan na yung baby girl ko? Ganyan. Ayun, baby boy pala siya of all this time. Thank you again for watching. So, for more cat videos, please, please, follow me on Tina lang. 1K subscribers na tayo.